Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa fire exit ng ating building. Medyo walang ginagawa kaya vlog muna. At mingga lang shoutout po sa ating mga kaibigan na OFW at doon po sa ating mga kaibigan subscribers sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kwento-kwentuhan lang at ito wala tayong guys sa ngayon bilang isang driver. At ngayon dito lang tayo sa taas kung saan magpapasaway sa opisina. Ayan na kaninang umaga sumundo lang tayo tapos hindi na tayo nakaalis dito sa opisina hanggang mamayang hapon na siguro to. At medyo nakakapagod din naman ng konti. Pero tsaga-tsaga lang papasampat mapapagod din tayo. Ayan, pag walang trabaho, walang biyahe, ayan, tambay-tambay lang, mag-aantay tayo ng uwian para maghatid uli ng mga ating mga pasahero or mga kasama sa trabaho. Ayan po, nakikita nyo yung building sa likod ko. Ayan po ay Century Property dito sa Makati. At sana always ganito. Walang ginagawa to. At shout out po sa mga kaibigan nating OFW lalong-lalo diyan sa Europe, yung mga hindi nakakaranas ng discrimination sa kanilang mga amo at sa kanilang mga trabaho. Ayan, shout out sa inyo kasi alam ko diyan sa lalo-lalo diyan sa England ang mga tao kasi mga Inglaterra at mababait, hindi sila nagdi-discriminate ng kapwa nila. Hindi kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Oh no. Over ang discrimination dito sa trabaho. Lalo na pagdating magsimula sa posisyon ng trabaho at hanggang doon sa edad. At pag ikaw medyo may edad na, mahirap ka na maghanap ng trabaho. At saka nga pala doon sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay na mga mahihilig mag-chismis o yung manira ng kaupa. Ingat-ingat po tayo. Huwag naman po sana kasi nakakasira po tayo ng reputasyon ng kapwa natin. Pero kung sa palagay nyo tama yung ginagawa mo, sige kayo, sige lang kayo, okay lang. Bahala na. Bahala ng batas sa magparusa sa inyo. At may kalabjot at sense at sa inyong lahat na mga Martes. Ayan na yung mga na walang magawa sa buhay. May kalabjot at po sa inyo. At yung mga apos naman na mahilig mamahiya doon sa kanilang mga trabaho. Or kahit na hindi mga boss, may mga konting pinag-aralan lang, ma-discriminate lang yung kapwa. Ayan, may galap shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo. Kasi ranas-danas na dalas po natin yan dito sa Pilipinas. Kahit saan opisina tayo magtrabaho or mamasukan na nararamdaman po natin. Hindi kagaya po nung tayo nasa ibang bansa. Kahit na ikaw isang janitor, taga-timpla ng kape or taga-linis ng sahig or driver man o security man, napakaliit na porsyento yung discrimination. Hindi sila tumitingin doon sa position. Kasi yung nung tayo nasa abroad bilang isang nung tayo po yung nagsimula dyan sa abroad, hindi tayo marunong sa computer. Yung kumbagay computer illiterate tayo. Pero nung mamasukan tayo doon sa post natin, nasadya namang mabait, tinanggap po tayo at pinaturoan po tayo gumamit ng computer. Sabi nga niya ay sa umpisa pa lang, sinabi niya, tinanong lang niya sa interview, you know how to open the computer or use the computer. Sabi ko, I know how to open the computer but to use, I don't know how to use the apps or computer. Sabi niya sa akin, okay, you can start tomorrow and I will teach you how to use the computer. Kaya yun, napakagaling, napakaganda, napakabait ng amo natin nung tayo nasa abroad. Medyo pinalad tayo pero sa loob ng halos sa 5 taon, nagkaroon ng world economic crisis noong 2009. Kaya medyo nagbawas ng tao. Isa tayo sa mga sinarte na binayaran na ng company. At medyo lumipat na lang tayo. Kaso yung napil na kuha naman po natin na
medyo hindi maganda yung pamamalakad niya doon sa ating napasukan na pangalawa. Pangatlo pala. Kaya shout out po sa lahat ng mga OFW na hindi dumanas ng discrimination sa kanilang mga employer o kanilang mga kasama sa trabaho. Shout out po sa inyong lahat. Hindi kagaya dito sa sarili natin sa bansa. Pag mula po sa itsura yata, dinidiscriminate dito. Pati sa kasarian, discrimination. Sa pinag-aralan at saka sa position sa trabaho. Andun na lahat yung discrimination. Mayroon pa nga dyan na kung hindi ka regular sa trabaho, hindi ka makakatanggap ng kung ano mang benepisyo. Marami po niyan dito. At saka yung mga benepisyo niya natatanggap ng mga regular, hindi natatanggap ng mga tinatawag nilang job order or mga contractual. Sana lahat ay nagkakaroon ng benepisyo para naman sa ikaulan naman po ng hindi lang po ng ating pamilya kundi sa ikaulan din po ng bayan, kasi lahat po tayo ay mga taxpayer. Kasi pag bumibili ka po ng isang maliit na bagay, ayun po ay binabayaran ng tax, kaya isa po tayo sa mga taxpayer po. Okay po, maraming salamat po at magandang umaga, magandang araw po. Hindi po tayo nakipagpardagulan ngayon sa trapiko. Dito po tayo ngayon sa opisina. Tambay-tambay lamang po. At siguro, baka ang alam ko po, magkatrabaho tayo sa labas sa July 6 pang schedule natin at mayroon tayong tatlong araw na katambay lamang dito po. Okay, maraming salamat po. At magandang araw po sa inyo lahat. At ingat po at I love you all. Bye-bye po. Ingat. God bless po.